Nagsasabi nga ba ng totoo ang testigong si Edgar Matobato? Yan po ang sinubok ng ilang senador sa kanilang pagtatanong kay Matobato pagkatapos ng kanyang mga paglalahad. At mula po sa Senado, nakatutok live si Jun Veneracion. Jun. Vicky, sa pagtatanong ng mga senador, lumabas ang ilang inconsistency sa testimonya ng testigong si Edgar Matobato. Ang tanungan naman ay nauwi sa bangayan ng ilang senador. Sa bigat ng mga binitiwang aligasyon ng testigong si Edgar Matobato, sumailalim siya sa pagtatanong ng ilang senador para malaman kung nagsasabi nga siya ng totoo. Tinanong si Matobato ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa isiniwalat niyang pagpatay sa bilyonaryo si Richard King sa utos daw ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yun? Sa McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Binasa ko, anyway, madali mag-Google ngayon eh. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo. May pinatay din daw sila Matobato na international terrorist na nagangalang Sally MacDoom, na bago biktihin at i-chop-chop ay dinala muna sa Office ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOC TF noong 2002. Pero sabi ni Lacson na naging hepe ng PAOC TF, 2001 pa lang, ay na-abolish na ang dati niyang unit. Nagbibilang nga po, kumbaga sa baseball ng strike. Eh ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. Pero may mga nakalap na impormasyon si Senadora Laila De Lima, Chairperson ng Justice and Human Rights Committee, na kahit nabuwag na ang PAOC TF noong 2001, ay patuloy pa rin itong nag-operate. At baka nalito na rin daw si Matobato nang sinabi niyang sa isang branch ng McDo napatay ang negosyanteng si King dahil nang i-search sa internet, meron daw McDo malapit sa opisina kung saan pinatay si King. Duda naman si Senador Alan Peter Cayetano sa mga revelasyon ni Matobato. Tinukoy niya ang report ng field office ng Commission on Human Rights na nagsabi noon na pawang chismis lang ang mga kwento tungkol sa Davao Death Squad. Nag-iisa ka ngayon na nagsasabing bakit meron talaga. Bakit pati sir, nga kami man ang gumagawa? Inimbestigahan na ng ombudsman, inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon, wala silang nakita. Ngayon sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. Politika ang nakikitang motibo ni Cayetano sa paglutang ni Matobato. Sabi ng running mate ni Pangulong Rodrigo Duterte nung nakarang eleksyon, malinaw na bahagi ito ng plano ng Liberal Party para mapatalsik ang Pangulo. So kung totoo yan at malaman ng mga tao, matatanggal siyang presidente. Tama po? Tama po, sir. Kung matatanggal siyang presidente, sino magiging presidente? Iwan ko lang, sir. Hindi mo kilala kung sino ang vice-presidente ng ating bansa? Lahat ng pangalan, sir, natatandaan mo. Si Ma'am Lene Robredo. Okay. Pati mga senador ng mula sa Liberal Party, pinatamaan din ni Cayetano. Sino mga kapartido niya dito sa mga nag-iimbestiga sa ngayon? Hindi ko na yan alam, sir. Si Chairman, Chairperson Laila De Lima, kapartido ni Ma'am Lenny? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hindi mo alam na Liberal Party ang si Senator De Lima? Hindi, sir. Hindi. Si Senator Drilon, hindi mo alam na dating Senate President na Liberal Party? Hindi, sir, hindi. Sa tagal ng pagtatanong at litanya ni Cayetano, hindi na nakatiis si Senador Antonio Trillanes IV. Kinustyon kung bakit unlimited ang oras ni Cayetano. We gave him more than an hour of leeway for a non-member. That's a luxury. With that, I am compelled to declare, Madam Chair, may I... Senator Cayetano out of order. Madam Chair, before that, because he is a non-member of the committee. Madam Chair, I am answering the inquiry of my... Uminit ang palitan ng salita. Nang makachempo si Trillanes, pinatayan ng mikropono si Cayetano. Pansamantalang sinuspindi ang hearing, pero hindi pa rin humupa ang tensyon kahit patay na ang mikropono. Anong forma ang team track sasabi mo? Ikaw ang hindi pumorma dito. Mali. Sabihan mo ako hindi mo ako pa-forma dito.
Niloto ako ng tao dito, di ba? Please. Sa pagbabalik ng pagdinig, hindi na natiis ni Cayetano ang katabi niyang si Trillanes, kaya lumipat na ito ng upuan. Madam Chair, can you stop? Just continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I mean, I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Senator, I will put this between us. Senator so Sunny, can you please Madam Chair. Transfer? So yes, I will transfer, Madam. I will, Madam Chair. Yes. Ganito lang po yan. Ganito lang po yan. Huwag na kayo magtabi. Masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, ano na eh, minsan it's quite annoying and irritating already. Papatapos na ang oras ng pagtatanong ni Cayetano, pero nagawa pa rin itong bumerang kay Dilima. Well then, Madam Chair, you're not qualified to become chair because you already made a conclusion na totoo sinasabi niya. As chair, Madam Chair, you are out of order. As chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the rule. May we request the sergeant at arms, please, to try to restrain Senator Allen? Thank you. Iginate naman ni Dilima na walang kinalaman ng Liberal Party sa paglutang ni Matubato. Sa susunod na linggo, Martes o Miyerkules, ay itutuloy ng Senado ang kanilang hearing tungkol sa extrajudicial killing. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.